Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at mga diskarte sa arena ang hanap mo, ay bagay na bagay sa iyo ang channel na ito dahil tuwing alas 6 ng gabi ay nag-a-upload ako ng mga AAP videos na pwede mong kapulutan ng diskarte sa arena para manalo ka. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong upload tulad nito. Pero bago tayo magsimula ay gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout po dito kay Kevin Ambien, kay Kaiser, kay Ralph Johnson at dito kay Danilo Plenios Jr. Shoutout din po dito kay J. Henry Muhammad, dito kay Nidnar Solaba, kay Justin Villahermosa at dito kay Jefferson Reyes. Shoutout din po dito kay Michael John Jacobe, kay JTTV, kay H2O Kayago at dito kay Hermino Linsangan. At sa anak niya na si Andrex Berani Lensangan. Shoutout din po dito kay Diego Santos, kay Jeric Sasil, kay John Lindon Albopuera at dito kay John Ferdinand Ganzon. Shoutout sa inyong lahat at thank you sa inyong suporta. Paalala ko lang guys na hindi ako professional at hindi magaling sa paglalaro ng Axie Infinity. May mga nalalaman lang akong diskarte sa arena na gusto kong i-share sa inyo. Nang sa ganun ay makatulong ako na manalo kayo sa arena. Kaya naman relax lang kayo dyan. Manood lang kayo. Sana mag-enjoy kayo at sana may matutunan kayo. Tara! So eto na nga guys. Welcome sa ating first game. AAP ang ating team. At ang kalaban natin ngayon dito guys ay Jumping Lason with Healing Plant. Grabe naman. So ayan guys, makita nyo merong Sneaky Raid yung harapan niyang Dusk. May Healing etong gitna niyang plant. Tapos may Smart Shot yung backline niya. Kaya pang Jumping Lason talaga tong Dusk at saka Reptile niya. Tapos Healing naman yung mid. Pero ano ba yung diskarte pagka Jumping Lason with Healing Plant ang kalaban? So punta tayo sa ating first round. Dito as you see guys, merong available na pang Steel Energy etong plant natin. So yan yung pinaka weapon natin talaga sa round 1 eh. Basta available yan, ititira natin yan. Nang sa ganon, pag nag-skip siya ay may istila natin siya. Tulad nito, hindi man siya nag-skip pero yung tinira lang niya kasi yung mga free card niya. Kaya dito, 3 energy siya, may steal natin dito yung dalawa. Okay, meron siyang matitirang isa lang. Tapos may plus 2 siya ngayong round, meron siyang 3 energy. Tayo, meron tayong 5 energy. So punta na tayo agad sa round 2. Lamang na agad tayo doon dahil doon sa plant natin. Ano yung pwede natin gawin dito? So dito, dahil alam ko na 3 energy lang siya, tapos tayo maraming energy at card sa Aqua, naisip ko dito na i-burst na sana itong Dusk na nasa harapan niya, which is yung kayang bumakdor doon sa pinakalikod natin dahil ito yung tatalon sa pinakalikod sa may pinakamalayong Axie natin. So, ayan. Pero naisip ko dito na dahil naka-front yan, siya yung pinaka-tank dito. Ang gagawin niya dyan, pipilitin niyang gamitin lahat ng energy niyan. So, possible na mag-shield ng mataas to. Kaya binawi ko at nag-skip na lang ako tulad niyan. Ayan, nag-shield siya ng 112. Pero feeling ko naman, kahit na binurse natin siya, to, manonoturn sana natin siya. Pero ganun pa man, nagawa na natin yung desisyon natin, hindi na natin tinira yon. Okay, ginamit niya dun yung lahat ng energy niya. Ibig sabihin, 2 energy na lang siya ngayong round. Tayo meron ng 7 energy at eto na. Okay, nakatira na yung harapan niya. Ibig sabihin lang yan, maliit na yung possibility na malaki pa yung shield niyan ngayon. Mag-shield man yan, siguro maliit na lang. Kaya, mas madali na natin siyang mababurst ngayon. So, ibaburst na natin siya ngayon. Ang gagamitin ko dito sa unang aqua natin, Risky Fish Oranda. Tapos, gagamit ako ng isang Tail Slap, Risky Fish, tsaka Star Shuriken naman dito sa pangalawang aqua. Pero dito, ay nag-shield na naman ng 100, almost 100, 96, ano? Kaya ang mangyayari dito, mabibitin yung damage natin. Ayan o, bitin yan. So may matitira ditong 15. So doon mapapansin nyo bakit ako nagtipid. Akala ko kasi magpapas na siya para sa paghahanda doon sa mid plant niya. Kaya naman ako nagtipid kasi nga alam ko na magshishield tong plant niya na to. Okay, possible na istilan niya tayo ng energy o kaya magshield siya. Kaya dapat talaga marami kang energy pag yung mid plant na healing na yung kalaban. Kaya naman ako nagtipid doon. Pero ganun pa man, nangyari na yung nangyari, hindi natin na burst yon kasi ginamit niya yung energy niya doon. So yung 2 energy niya, wala na ulit. 2 energy lang to ngayong round, nagamit niya na yung dalawang card niya dito na may mataas na shield. Itong dash niya sa harapan, kaya magwa 1 card na lang ako dito. Okay, so ayan. Pre-card lang yung ginamit niya na yan, which is yung poison na isa.
Tapos, ito yung 2 energy niya. Okay? So, yung 2 energy niya, ginamit na niya. Okay? So, naka-steal siya ng isa. Plus 2 ngayong round, meron siyang 3 energy dito. Tayo merong 6 energy. So, dito, isipin natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng kalaban. So, etong healing plant na to, ang trabaho nito, gagawin niya yung lahat para makapag-shield siya at the same time, mag-heal siya para pag binawasan natin siya, ay babalik lang yung buhay niya. So, ang best gawin dito, 3 energy lang naman siya, walang masyadong damage, mag-i-skip ako. Okay? So, hayaan ko siya mag-shield. So, 154. Okay? Nilabas niya na yung isang October at wala na siyang vegetal. Nakadalawa na yan. So, dito, mas marami energy natin, 7. Okay, mas malaki yung damage na maibabato natin sa kanya at the same time, mas konti yung shield niya dahil nailabas niya na yung iba. So, burst time na tayo dito. Tayo naman ngayon yung atake at i-burst natin tong mid plant niya na healing. So, ano magiging tira natin dito? Siyempre, gamit tayo dito ng mga damage cards natin. Bigyan na natin best damage cards natin dito. So, 6 damage cards. Tapos, meron pa tayo ditong 2 tail slap. Okay, ginamit ko yung tail slap na yan. Kasi akala ko mababa na lang maibibigay niyang shield pero mas mataas pa pala. So dito, malinaw na malinaw yung pagkakamali ko. Dapat, isang tail slap lang pala ginamit ko para sapat yung damage na ibinato natin. Kasi hindi ko rin in-expect na ganito pa kalaki yung ibibigay niya. Kasi pinaghahandaan ko rin yung reptile niya na nasa likod. Kaya ako nagtipid. Pero ganun pa man, ay move on tayo. Nagkamali ako doon. So, pag kayo nasa ganyan sitwasyon, ay huwag kayong magtitipid, okay? So, kanina pa tayo nagkakamali sa pagtitipid natin. Yan tuloy, nakapag-heal pa. Pero okay lang. Focus tayo sa game, okay? Meron tayong 5 energy ulit dito. Okay, pwede naman natin itong balikan dahil marami naman tayong energy. So, this time, siguro naman ay mabuburst na natin itong plant na to, ano? At para sigurado, magpapasobra na ako dito. Okay, so kanina, nagkamali tayo dahil palaging kulang yung tira natin. Dito, susobraan ko na. Okay lang, kahit sumobra o kung ano man ang mangyari, mahalaga dito, maburst na to. Pero yun nga, tsaka tayo nagsobra, ayun tuloy, nasayang yung isa. Pero yun nga, yung mga error na ganyan, hindi natin maiiwasan kasi hindi nga natin alam yung mga gagawin ng kalaban. Pero ganun pa man, eto pa rin tayo. Tayo pa rin yung lamang dito. Kasi nga, 2 pa yung Axie natin dito. Meron tayong 4 energy, reptile kalaban natin, okay? So ano yung pwede natin gawin? Round 8 na. So dito, possible na bumakdor to or yung mag-smart shot to, yung likod ang titirahin niya. Kasi may stun naman tong nasa harapan natin tsaka mababa na yung buhay. So ang gagawin ko dito, yung 4 energy ko, gagamitin ko na yung cards nung nasa likod natin. Baka mamaya yan yung i-burst nitong kalaban. So eto na, ginamit ko yung 4 energy ko. Okay, mababawasan natin siya dito. Tingnan natin kung saan siya dadaan dito, sa harapan ba or sa likuran. So eto, ayan, nag-smart shot siya. Tapos 2 poison. Tapos iwanan tayo ng stun. So 2 energy na lang tayo next round. Ano yung pwede natin gawin? So dito guys, ang sitwasyon natin dito, mamimili na lang yung kalaban kung saan siya dadaan. Pwedeng sa harapan, pwedeng sa likod. So tayo, ang pwede natin gawin dito, mag-i-skip tayo. Okay? Next round, meron tayong 4 energy at doon na malalaman. Ilalaban na natin yon. 3 energy yung papasok natin doon dahil pareho tayong may stun dito. Bale, 4 energy tayo mamaya. Pantanggal lang natin ng stun yung isa. Okay? So eto na, tumira na yung kalaban. So sa likod siya dumaan, mababurst niya yan. Ang mangyayari dito, eto na yung sinasabi ko. So pangtanggal lang stun yung isa, tapos ilalaban na natin tong 2 risky fish at isang star shuriken na to. Okay, so pantanggal muna ng stun, sweepscape, tapos risky fish, star shuriken, okay, para mas mataas yung damage. So ayan na yung magiging tira natin, 110, kaya natin to. Okay, meron pa tayong attack buff dito. So ayan, mas mainam sana kung inuna ko yung Star Shuriken doon, pero okay lang kasi na-burst naman natin. At yun nga, panalo tayo doon sa Jumping Lason with Healing Plant. Ano? Ganun yung naging diskarte ko doon. Sana meron kayong natutunan guys, at sana syempre nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan yan, please subscribe, pero huwag muna kayong aalis guys dahil first game pa lang yan. Meron pa tayong second game at tara na nga doon. So eto na nga guys, welcome sa ating second game. AAP ang ating team at kalaban natin dito ay si Kasmut Kulangot. At ang team niya nga dito ay BBP or yung Bird Beast Plant. So check cards muna tayo sa first round, ano, para makita nyo din yung cards ng kalaban natin. So ayan, classic BBP na merong Dark Swoop or yung pang backdoor. So first round, ano ba yung diskarte pag BBP ang kalaban? So pag BBP, be aggressive. I-burst nyo agad yung plant hanggat maaari, pero wag na wag nyong gagamitin sa first round or sa early rounds yung inyong upstream swim dahil kailangan nyo yan sa bandang dulo ng laban. So yan yung tira natin dito.
Okay. Pero maganda yung tira ng kalaban natin dito, ha. Babalik lahat ng energy niya, tapos makakakain pa siya sa atin ng isa. Kasi ang ginamit niya dito, isang carrot at isang vegetal bite. So balik lang siya, meron siyang 5 energy. Tayo naman meron lang 2 energy. Ano yung pwede natin gawin dito? So ang pwede natin gawin dito ay ituloy-tuloy lang natin. Pero ang gagamitin natin ay yung mid aqua natin. Kasi pag etong bird na to, next round, malaki na yung possibility na magba-backdoor na to. So dito, hanggang maliit pa yung chance na bumackdoor siya, dapat ma-maximize natin yung mid aqua natin. Dahil yan yung pinupuntahan ng bird pagka ba-backdoor na siya. So tirahin lang natin to. Kaso nag-shield yung kanyang plant, so hindi natin mababurst yan. Gumamit siya ng isang carrot ng October doon. Ibig sabihin yung 5 energy niya minus 1, may natirang 4 plus 2, meron siyang 6 energy dito. At dito naman, kung mapapansin nyo, 2 energy tayo, marami tayong pang steel energy. Pero nagdududa ako at natatakot akong gamitin yan, kasi baka tumira naman yung beast, manonotor niya itong plant natin. So masasayang lang yung gagamitin natin na pang steel dyan kung di tayo makakatira at maburst ng beast yung plant natin. Kaya dito, ang gagawin ko na lang, dito na ako kukuha dito sa back na aqua natin. So try na nating i-burst tong plant na to with 2 cards. Basta wag natin gagamitin yung upstream swim kahit ano mangyari. Okay, kailangan natin yan sa mga bandang dulo. So mababurst naman natin plant. So ano to, 6 energy, ginamit niya bale ay 3 sa beast, tapos isang October treat sa kanyang plant. So 4, may natirang 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. So ano yung pwede natin gawin? So dito na papasok yung importansya ng ating upstream swim. So pagka ganitong sitwasyon, 2 energy pa lang tayo, 4 energy kalaban, skip muna tayo, hayaan nating tumira yung bird, okay? Hayaan nating ubusin niya yung energy niyang hawak, tsaka tayo titira mamaya with upstream para mauna tayo. Pero this time ay nag-skip lang din yung kalaban, 6 energy na siya dito, okay? So ano na yung pwede nating gawin dito? So ang pinaplano nitong bird na to, dalawang beses siyang magpo 4 cards. Feeling ko kaya siya nag-ipon ng 6 energy. So magpo 4 cards dito yan sa ating aqua. No choice na tayo, kailangan na natin tumira, okay, para mauna tayo next round. So mababurst natin to, ang kaso nga lang 3 energy lang tayo next round, pero okay lang. Siguro naman sapat yon, kasi ginamit na nung bird dito yung mga cards niyang may shield. Sana hindi bumalik yan para wala siyang shield mamaya. Okay, so dito mababurst natin tong beast na to kasi hindi naman siya nag-shield. Okay, sakto tayo mamaya, 3 energy at 3 cards lang tayo mamaya. Sana bigyan tayo ng oranda para mas masakit yung damage natin. At eto, binigyan naman tayo ng isang oranda dito. 4 energy, bali 6 energy kalaban. Ay hindi, ano yung kalaban natin dito? 4 energy lang. So pag nakapag-shield siya ng mataas at hindi natin siya na-burst dito, sigurado, talo tayo. Pero kung mababurst na natin dito at mababa shield niyan, panalo tayo. So dahil 22 lang, okay, panalo tayo dito. At yun nga guys, ganun yung importansya ng upstream swim. At ganun yung diskarte pag BBP ang kalaban. Sana guys, meron kayo natutunan. At syempre, sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo to, please subscribe nang maabot na natin yung 100,000 subscribers natin. At yun nga, thank you sa inyong panonood. Kung nag-enjoy kayo, please subscribe, like the comment and mag-com, like the video and mag-comment na rin kayo. At yun nga, bukas ulit. Thank you.